President Bongbong Marcos at Isko Moreno, nagpaabot ng malaking tulong kay Doc Willy Ong. Yes. Antibiotics. We make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. Sa kabila ng kasalukuyang hamon na kinakaharap ni Dorothy Willy Ong, isang kilalang doktor ng bayan at tagapagtaguyod ng kalusugan, nagpaabot ng malaking tulong si Pangulong Ferdinand T. Bongbong Marcos kasama si dating Manila Mayor Isko Moreno. Labis-labis ang kanilang pasasalamat at pagsuporta kay Dorothy Willy at sa kanyang may bahay, si Doktora Liza Ong, sa gitna ng pagsubok na dinaranas ng mag-asawa. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang mag-trending ang balita ukol sa kalusugan ni Dorothy Willy Ong. Ibinahagi niya sa publiko ang kanyang kalagayan na labis na ikinabahala ng kanyang mga taga-suporta. Marami ang nagulat sa pagbabago ng kanyang itsura at pangangatawan na ayon sa kanyang personal na doktor ay dulot ng isang malubhang karamdaman. Natukoy na si Dorothy Willy Ong ay mayroong sarcoma o abdominal cancer, isang uri ng cancer na tumutubo sa tiyan. Ang ganitong uri ng cancer ay bihira at madalas na nag-ugat mula sa labis na stress na nararanasan ng isang tao. Ayon sa mga eksperto, malaki ang epekto ng sobrang stress hindi lamang sa pisikal na kalusugan, kundi maging sa mental health ng isang individual, bagay na naramdaman din umano ni Dorothy Willy sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon, patuloy na umaasa at lumalaban si Dorothy Willy sa kanyang laban sa sakit. Sa tulong na ipinagkaloob ni na Pangulong Marcos at Isko Moreno, higit na nabibigyan ng inspirasyon at lakas ng loob ang mag-asawang Ong na magpatuloy. Higit sa material na suporta, ang pagkakaisa ng mga personalidad sa gobyerno at publiko para kay Dorothy Willy ay patunay ng kanyang malaking kontribusyon sa larangan ng kalusugan sa bansa. Si Dorothy Willy Ong ay kilala sa kanyang advokasya na magbigay ng libreng impormasyon at payo sa kalusugan sa pamamagitan ng social media. Marami siyang natulungan at nabigyan ng kaalaman sa tamang pangangalaga ng katawan, kaya naman ngayon. Marami rin ang nagnanais na maiparamdam sa kanya ang suporta sa gitna ng kanyang laban. Ang mga sumusuporta kay Dorothy Willy ay umaasa na sa tulong ng mga taong nagmamalasakit sa kanya, kabilang na ang mga lider ng bansa, ay magkakaroon ng positibong pagbabago sa kanyang kalagayan. Ang laban ni Dorothy Willy sa sakit ay hindi lamang kanyang laban, kundi laban ng bawat Pilipinong nagmamahal at naniniwala sa kahalagahan ng kalusugan at buhay. Sa pagkakataong ito, nagbigay ng pahayag si Dorothy Willy Ong ukol sa kanyang kalusugan. Stress ang number one na kaaway ngayon, kaya dapat nating i-enjoy ang buhay. Sa isang bagong pagkakataon, muling nagbahagi si Dorothy Willy Ong, isang kilalang doktor at health advocate, ng kanyang mga saloobin tungkol sa kalusugan, partikular na sa epekto ng stress sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon kay Dorothy Willy, stress is the number one enemy today, kaya mahalagang matutunan natin kung paano i-enjoy ang buhay. Binibigyang diin niya na marami sa atin ang maaaring makita na masaya at maayos sa panlabas na anyo. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, may mga mabibigat na pasanin at pakikipaglaban sa loob. Dagdag pa ni Dorothy Willy, madalas na hindi nakikita ng mga tao ang mga pinagdadaanan ng iba, sapagkat maraming pagkakataon na mas pinipili nating itago ang ating mga emosyon at problema. Mas madalas, nakikita tayong masaya sa labas, ngunit hindi alam ng iba ang mga tunay na hirap at lungkot na dinadala natin sa ating mga sarili. Hinimok din niya ang publiko na huwag magpadala sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanila. Let them say what they want to say about you, ayon kay Doc Willy. Sa huli, ani niya, ikaw at ang iyong mental health ang pinakamahalaga. Mahalagang pangalagaan ang sarili, sapagkat walang sinuman ang tunay na makakaunawa ng iyong mga pinagdadaanan kundi ikaw lamang. Pinaaalalahanan ni Dorothy Willy ang lahat na bigyang halaga ang mental health, lalo na sa panahong mas maraming tao ang dumaranas ng stress, anxiety, at depresyon dahil sa mga pang-araw-araw na pagsubok. Kung hindi natin bibigyan ng pansin ang ating mental health, mas lalong titindi ang epekto ng stress sa ating pisikal na katawan, ayon pa sa kanya. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, sinabi ni Dorothy Willy na hindi masama ang maglaan ng oras para sa sarili. Kailangan natin mag-relax, mag-enjoy, at pahalagahan ang mga maliliit na bagay sa buhay. Huwag nating kalimutan ang ating kaligayahan dahil ito ang magsisilbing sandata natin laban sa mga pagsubok, pagtatapos niya.
Marami ang nagulat ng mapabalita ang malubhang kalagayan ng kilalang doktor at public servant na si E.C. Willie O. Subalit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa sa laban niyang ito. Napakarami sa mga kaibigan at kakilala niyang mga celebrity ang agad na nagpaabot ng kanilang taos-pusong pagdarasal at suporta. Kabilang dito ang mga politiko gaya ni na dating Manila Mayor Isko Moreno at maging si Pangulong Ferdinand T. Bongbong Marcos Yee sa kabila ng kanilang abalang mga schedule. Personal na bumisita si na Isko Moreno at Pangulong Marcos kay Kio. Hindi lamang nila ipinakita ang kanilang moral na suporta, kundi sila mismo ay lumipad papatungong Singapore upang makaharap si Ify Willie at alamin ang kanyang kalagayan. Isinakripisyo ng dalawang opisyal ang kanilang oras at lakas upang kamustahin ang doktor, at higit sa lahat, alamin kung paano sila makakatulong sa harap ng matindi nitong laban sa kanyang karamdaman. Sa kanilang pagdalaw, nagbigay din sila ng pangakong tulong hindi lamang sa personal na pangangailangan ni A.K. Ong, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Ayon sa kanila, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabilis ang proseso ng kanyang gamutan at siguruhing wala nang aalalahanin pa ang kanyang pamilya pagdating sa mga gastusin sa ospital. Binanggit pa ng mga ito na hindi lamang ito simpleng aksyon ng tulong, kundi isang paraan ng Pangulo upang maipakita ang kanyang taos-pusong pagpapahalaga sa isang doktor na nagbigay ng napakalaking serbisyo at kontribusyon sa kalusugan ng maraming Pilipino. Dagdag pa rito, inihayag ng ilan pang mga kaibigan ni Dr. Willie mula sa industriya ng showbiz na patuloy ang kanilang panalangin para sa kanyang agarang paggaling. Maging ang mga netizen ay nagpakita ng kanilang suporta sa pamamagitan ng social media, kung saan daan-daang mensahe ng pag-asa at pagdamay ang bumuhos para sa batikang doktor. Tunay na isang mahalagang personalidad si Dr. Willie Ong sa larangan ng kalusugan at serbisyong publiko, at ang suporta mula sa mga malalapit niyang kaibigan, pati na rin mula sa mga kilalang politiko, ay patunay lamang ng kanyang naging malaking kontribusyon sa bansa. Ang kanilang panalangin at tulong ay nagbibigay inspirasyon sa marami at nagiging pag-asa para sa kanyang paggaling. Sa harap ng matinding pagsubok na kinakaharap ng isang kilalang doktor, ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang bukas palad na pagtulong. Hayaan na sana siyang ibalik ang lahat ng kabutihan na kanyang naibigay sa maraming tao. Ayon sa mga ulat, walang kapalit na tsyeke ang ipinadala sa doktor, naglalaman ng milyon-milyong piso na makatutulong upang bayaran ang kanyang mga gastusin sa ospital at sa patuloy na gamutan at maintenance habang siya ay naka-admit. Ang ospital kung saan siya, kasalukuyang nagpapagaling, ay nagbigay ng positibong feedback tungkol sa donasyong natanggap, na nagsisilbing pabuya sa kanyang mga natatanging kontribusyon bilang doktor. Lalo siyang kilala bilang si Doc Willie, na walang pag-imbot na nagbahagi ng mga health tips sa publiko at tumulong sa kalusugan ng maraming Pilipino, kahit na walang hinihinging kapalit. Ang naturang tsyeke ay isang patunay ng pagmamahal at pasasalamat ng mga tao sa kanyang walang pag-aalinlang ang pagtulong. Ayon naman sa kanyang asawa, si Doktora Lisa Ong, mabilis nilang isa sa publiko ang pinakabagong kalagayan ng doktor. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy silang nagpapasalamat sa mga dasal at tulong na patuloy na dumadaloy para sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Asahan ninyong babalik ng malakas ang doktor ng inyong bayan, saad ni Doktora Lisa. Dagdag pa rito, ang nasabing donasyon ay hindi lamang pinansyal na tulong, kundi simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa harap ng krisis. Ang bawat tulong na kanilang ibinabahagi ay nagpapakita ng tunay na diwa ng bayanihan na hindi lamang para sa doktor, kundi para sa lahat ng Pilipino na naghahangad ng mas magandang kalusugan at kinabukasan. Umaasa ang marami na muling makakasama si Dr. Willie sa kanyang misyon ng pagbibigay ng kaalaman at serbisyo para sa kalusugan ng sambayanan. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang kalagayan, nananatiling malaki ang tiwala ng marami na babangon siyang mas malakas at mas handang maglingkod sa bayan. Maraming doktor at mga tagasunod ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta, hindi lamang sa anyo ng dasal kundi maging sa mga konkretong aksyon tulad ng pag-organisa ng mga fundraiser at pagbibigay ng payo sa kanyang pamilya. Ito ay isang pagpapakita na ang pagmamahal at respeto kay Dr. Willie ay hindi matatawaran, at sa bawat hakbang ng kanyang paggaling, kasama niya ang bayan.